Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So in this video guys, meron naman tayong pag-uusapan, i-re-review na isang online lending apps na nag-o-offer nga ng 0% interest sa kanyang first loan. Wow! At alam nyo ba guys na itong online lending apps na babangkitin natin dito ngayon sa ating channel, pwede tayong humiram ng hanggang 12,000 pesos. So kung interesado ka dito sa ating panibagong review na isang online lending apps, please keep on watching. At alam ko guys na ilan na sa inyo is familiar na dito sa apps na to. Pero sa mga hindi pa familiar guys, huwag nyo muna siyang i-download sa Google Play Store hanggat hindi nyo natatapos itong video natin. Kasi guys, gusto ko lang maging aware kayo kung magkano yung makakaltas, magkano yung may receive nating amount, at magkano yung babayaran natin dito sa apps na to. Pero bago natin simulan itong video natin guys, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi ako binayaran, hindi ako endorser ng apps na to. Ito ay based lamang sa aking experience dahil isa din ako sa humiram dito sa apps na to. Ito nga palang apps na babanggitin natin dito sa ating channel ay makikita natin at madadownload sa Google Play Store at available din siya sa App Store. Ito nga si Mr. Cash. At alam nyo ba guys na si Mr. Cash ay under siya ng S.E.C. Pero hindi naman lahat ng online lending apps na makikita natin na naka-registered sa S.E.C. Makatarungan na pagdating sa interest, sa kaltas, at sa babayaran, ganun. Hindi lahat ng mga online lending apps ay makatarungan. May mga online lending apps na nakakatulong at meron ding mga hindi nakakatulong. But based on my experience guys, itong si Mr. Cash ay legit talaga siya na nagpapautang ng 0% interest sa kanyang first loan. So ayun nga guys, pag nag-loan ka dito sa apps nila, ang first na i-approve sa'yo na amount is 1,500. Tapos, ang repayment term niya guys is aabot lang siya ng 18 days. So, 18 days nyo siya bago bayaran. Then, meron siyang service fee na 135 pesos. So, maliles yung 15 ng 135 pesos. Then, ang may issued lang na amount sa'yo is 1,365 pesos. At yun nga guys, dediretso na agad siya sa inyong channel kung anong ginamit nyo doon na mga bank account or e-wallet, pwede dito kay Mr. Cash. And guys, hindi ko kayo pinupush na umutang dito sa apps nila. Pero kung hindi nyo naman kailangan ng pera, huwag kayong utang. Pero kung gusto nyo lang naman mag-try dito sa apps nila, syempre, kailangan nating i-download ito sa Google Play Store. Then, bago tayo makakahiram, syempre, kailangan pa natin mag-submit ng ating applications. Which is, ito nga guys, kailangan natin i-submit yung ating personal informations, tapos yung work informations, tapos yung mga list of valid IDs natin. Pati na rin yung bank account details kung saan i-disburse yung amount na hihiramin mo. Nahihiramin mo dito sa apps nila. Siyempre, hindi dyan mawawala guys yung reference persons, yung contact informations na ilalagay mo dyan. And guys, nakadalawang reloan na ako dito sa applications nila. First na loan ko guys is 1,500. Siyempre, 0% interest yun. May kaltas lang na 1,300 plus. Then, dito sa second reloan ko guys, bigla siyang tumaas ng 5,500. Hindi na siya 18 days guys, kundi 30 days muna siyang babayaran. So, parang 1 month muna siyang babayaran. Dun sa 5,500 guys, meron na siyang service fee na 935 pesos. Yun lang yung kakaltas nila dun sa 5,500 na hinira mo dito sa apps nila. Then, ang may issued lang guys na amount sa'yo is 4,565 pesos. Pero yung babayaran mo guys, pa din dito is sa apps nila is na halimbawa ang 5,500 na hinira mo guys, yun din yung babayaran mo, 5,500 kapag umabot ka na ng due mo. Alam nyo ba guys na kung ano yung nagustuhan ko dito sa applications nila, meron siyang low interest,
tapos long term payment, which is yun nga 30 days to pay, at meron siyang instant payout. Yun yung mga nagustuhan ko, guys. But then sa third reloan ko, guys, nung napansin ko na nag early payment ako dito sa apps nila, mga 2 days before bago yung due ko, nagbayad na ako. Then nagtry ulit akong mag-apply. After nun, guys, na-reject na ako dito sa apps nila. Rejected na yung applications ko. Hindi na ako naka-loan ulit dito sa applications nila. Pero meron pa naman, guys, mga 7 days, pwede nyo ulit siyang i-apply in case na na-reject na kayo sa third loan nyo. Pero for me, guys, ha, based din sa experience ko sa apps nila, once na na-reject na yung applications mo, huwag ka nang umasa na ma-approve ka pa sa susunod, sa pag naghintay ka ulit ng 7 days na i-apply mo ulit yung applications mo. Kasi, guys, trinay ko siya. Ilang beses ko na siyang trinay. Wala. Rejected na siya. Hindi ko alam kung bakit ako na-reject. A good payer naman ako, maaga naman ako nagbabayad dito sa apps nila. Almost 2 days before yung due ko, binabayaran ko agad. Ganon. It's okay, guys. Na-reject na ako. Wala na akong magagawa. Pero kung gusto niyo mag-try, guys, for me, okay naman tong si Mr. Cash. Pero kung hindi niyo makailangan ng pera, guys, huwag kayong umutang. Kasi mahihirapan lang kayo. But then, guys, recommendable naman itong si Mr. Cash, lalo na kung emergency or petsa di peligro natin, malalapitan natin si Mr. Cash. Pero dito sa case ko, guys, since na-reject na ako ng paulit-ulit sa third loan, sa third reloan ko, sa fourth reloan, sa fifth reloan, trinay ko siya ng trinay, na-reject na siya, wala nang pag-asa, hindi na ako humiram dito, at tsaka ko na siya in-install, guys, kasi wala na din namang silbi yung apps na to for me. So kung meron kayong natutunan about dito sa video natin, guys, medyo magulo na naman ako mag-explain dahil wala pa akong lunch. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye!